Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnati ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Sa muli, mga mahal na kapatid at kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat-lahat ng propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos, binabati muli namin kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibig sabihin sa mga hindi pa Muslim, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Una sa lahat, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at naganap ang ganitong pagtitipon-tipon. Dalangin ko sa Allah na ito ay isasama sa listahan ng mga mabubuting gawa ng lahat ng kapatid na nag-organize at makamtan ang tunay na gantimpala sa kabilang buhay, inshallah. So, mga mahal na kapatid, ang ating paksa ay ang tungkol sa pagwawakas o pagtatapos ng daigdig o ng mundo. So, para sa mga hindi pa Muslim at of course sa mga kapatid kong Muslim, baka akala ng mga kababayan natin ang mga Muslim ay hindi naniniwala. Isa sa pinakamahalagang paniniwala ng mga Muslim ang maniwala tayo sa pagwawakas ng daigdig o ng mundo. At hindi lamang ito basta-basta pagwawakas, pero mga kapatid, magwawakas at may kaakibat ito na gagawin sa ating lahat ang huhukuman tayo ng ating tagapaglikha, ang tinatawag na Day of Judgment. So it is one of the belief of the Muslims to believe on the Day of Judgment. Ngunit ang oras na pinag-uusapan natin, walang may nakaalam kundi ang tanging Allah o ang Panginoong Diyos lamang. Sapagkat ang sabi ng Allah, Innallaha indahu ilmu sa'a, katotohanan, the knowledge of the hour is with Allah alone. So walang may nakaalam kundi ang nag-iisang tagapaglikha lamang. Maging ang mga propeta hindi alam kundi tanging ang Allah lamang. So isa sa dakilang tanda na binanggit ng ating kapatid, ang pagbabalik muli ni Jesus Christ, peace be upon him. Para sa kaalaman ng mga hindi Muslim, ang katotohanan kay Jesus Christ, peace be upon him, hindi siya namatay, hindi siya ipinako sa cross, kundi ang katotohanan, hanggang sa ngayon, si Jesus Cristo ay nabubuhay. Noong panahon ni Cristo, tinutugis siya ng mga Hudyo, pinagbibintangan na siya ay isang kriminal, isang sinungaling, isang impostor, isang huwad na propeta. Subalit, mahal ng Allah ang kanyang dakilang propeta, iniligtas siya sa saro ng kamatayan. Allah lifted Jesus Christ, at hanggang sa ngayon, si Jesus Cristo na sa second heaven buhay, at siya ay muling babalik sa daigdig, ibababa ng Allah. Ngunit sa pagbaba niyang muli, walang may nakaalam kundi ang tanging Allah lamang. So, one of the greatest signs, ang pagbabalik ni Cristo na nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Mga mahal na kapatid, mga kababayan at mga kaibigan, mahalagang mahalaga na paniwalaan ang araw ng paghuhukom, since if we do not believe on the Day of Judgment, ang buhay nating lahat sa mundong ito walang silbi o saysay. Mapapansin natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti na hindi nabibigyan ng gantimpala. Marami ang gumagawa ng masama na hindi naparurusahan. Araw-araw manood tayo ng TV Patrol, 24 hours, makinig sa radyo, magbasa ng newspaper, maraming balita ang ating nasasagap, naririnig, nababasa, marami ang pumapatay, nagnanakaw, nangre-rape, nanghuhold up, nanghuhostage, nangingidnap. Ang mga nagkasala, maaaring nahuhuli at naididimanda. Subalit, pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa, na kung ang isang nakapatay o ang isang nangrape ay mayaman, ma-influensya, makapangyarihan, ang kasalanan na nagawa nila na babaliwala. But if we believe on the Day of Judgment, doon lamang natin matatamo o makakamtan ang tunay na katarungan. Kaya ang sabi ng Allah sa banal na Quran, Kulu nafsin da'ikatul maut wa innama tuwafauna ujurakum yawmal qiyamah. Meaning, ang sabi ng Panginoong Diyos, katotohanan, ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan.
at sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah, ang nag-iisang Panginoong Diyos nating lahat, mga mahal na kapatid. So mga mahal na kapatid, mga kababayan, isang pakiusap, my time is very limited, isang pakiusap, paghandaan natin ang tinatawag na kabilang buhay. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, sa malapit na kahulugan, ang sabi niya, katakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng kanyang anak, at walang anak ang matutulungan ng kanyang magulang. Ang lahat mamamatay at mananagot sa sarili niyang ginawa. At may mga aya pa na paulit-ulit binabanggit ng mga kapatid na ang malapit na kahulugan, ang sabi ng Allah, katakutan ang oras o ang araw ng paghuhukom, sapagkat sa oras na yaon, maging ang ina na nagpapasuso ng kanyang anak, itatapon niya ang kanyang sumususong anak. Ang babae na nagdadalang tao, ilalaglag niya ang kanyang nasasinapupunan. Makikita ninyo ang sangkatauhan na nagkakagulo at mga lasing, subalit hindi isa lasing kung bakit nagkagayon, sapagkat nakakasindak, nakakatakot ang oras o ang araw ng paghuhukom. So mga mahal na kapatid, sa Islam, nothing harm to strive in order to succeed. Walang masama na magsikap tayong lahat upang tayo ay umunlad sa mundo ito. Ngunit isang pakiusap namin sa mga hindi pa-Muslim na higit nating paghandaan ang tinatawag na kabilang buhay. At ang paghahanda sa kabilang buhay, huwag nating sabihin na tsaka na lang. Huwag nung sabihin na, maging righteous ako, maging God-fearing ako kapag senior citizen na ako. How sure are you na aabutin ka ng senior citizen? Ang iba naman, sasabihin na, tsaka na lang ako maging pious, maging religious kapag may stable job na ako. How sure are you na magkakaroon ka ng stable na trabaho? Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَدَ تَقْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Meaning ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كَبِيرٌ. Tanging ang Allah o ang Panginoong Diyos lamang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya mga mahal na kapatid, magsumikap tayong lahat, paghandaan natin ang tinatawag na kabilang buhay. At huwag nating sabihin na sa araw na paghuhukom, maliligtas ka kung ikaw ay mayaman, makapangyarihan, ma-influensya. At ang tinatawag na araw ng paghuhukom, walang may nakakaalam kung kailan darating. Hindi ito assurance na kung mayaman ka o kung makapangyarihan ka, hahaba ang buhay mo sa mundong ito. Kung halimbawa ang yaman, ang kapangyarihan, ang influensya, ang talino ay nakakapagpapahaba ng buhay, I believe hanggang ngayon si President Marcos ng Pilipinas dati, hindi pa mamamatay. Kung ang kayamanay ay napuprolong ang buhay, like King Fahd ng Saudi Arabia, hindi mamamatay, since he was known as one of the richest man on the face of the earth. Pero ano ang magagawa ng tinatamasa ng tao kung ang Allah o ang Diyos ang may takda na hanggang doon na lamang siya? Kaya ang aming paanyaya sa inyo mga mahal na kapatid, lalong-lalo sa hindi Muslim, magkaisa tayong lahat, magmahalan tayo, sumamba lamang tayo sa tunay na Diyos na siya ang nagbigay buhay sa ating lahat, siya lang ang nakaaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay, at siya lamang ang mababangon sa ating lahat, sa ating mga libingan sa darating na araw ng paghuhukom, at siya lamang ang tanging huhukom sa ating lahat. Kaya sa mga kababayan na kung kayo ay magmumuslim, hindi ninyo papalitan ang inyong relihiyon katulad ng lagi naming naririnig. I was once a non-Muslim. Lagi kong naririnig sa ibang kababayan natin na kapag may Pilipinong nag-Muslim, sasabihin niya, nagpabinyag sa pagka-Muslim, nagpapalit ng reliyon. Mga mahal na kapatid, mga kababayan, sa mga hindi pa-Muslim, kung kayo ngayon ay papasok sa Islam, you will not change your religion, kundi ang katotohanan, babalikan lamang natin ang tunay na reliyon ng ating mga ninuno. Since if we are studying the history, the Philippines was once a Muslim country. It was only Christianized when the Spaniard came and conquered the Philippines. Ang mga malinaw na palatandaan, way back 1565 to be exact, nang dumating ang Spanish colonizers, they were headed by Miguel Lopez de Legazpi. The chieftain of Manila was Raja Sulaiman, isa siyang Muslim. Tondo was ruled by Raja Lacandula, isang Muslim. Marami tayong mga Raja at mga Dato, Raja Sulaiman, Raja Humabon, Raja Lacandula, Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog. Silang lahat, kung nag-aaral tayo ng kasaysayan, sila ang ating mga great leaders, at sila ay mga Muslim. At
Kung magmumuslim tayong lahat, hindi natin papalitan ang ating relihiyon, kundi babalikan lamang natin ang tunay na relihiyon ng ating mga ninuno. Christianity, dumating lamang ito dala-dala ng mga Spaniards. So ang ating mga great-great-grandparents, Muslim silang lahat. Pagdating ng mga Spaniards, doon lamang itinuro sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero bago sila dumating, ang ating mga ninuno, mga Muslim, ang kanilang pananampalatay Islam, at ito ang tunay na relihiyon. Sinabi ng kapatid natin kanina na ang kahulugan, walang ibang relihiyon na tatanggapin ang Allah, kundi itong Islam lamang na sinabi ng kapatid, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa batas ng ating tagapaglikha. Ang lahat ng mga propeta Muslim, si Jesus Christ Muslim, si Moises, si Abraham, si Noah, si Muhammad, lahat ng mga propeta, si Virgin Mary, Muslim si silang lahat, ang kanilang pananampalataya Islam, silang lahat kung manalangin noong panahon nila, nagpapatira pa sa lupa at walang may gumagawa nito kundi mga Muslim lamang. Marami pa tayong dapat pag-usapan, ngunit mga mahal na kapatid, sa muli maraming salamat at dalangin ko sa Allah na tayong lahat ay tipunin niya, hindi lamang dito sa room na ito, hindi higit sa lahat sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat, that we are reaping the reward na ipinangangako ng Allah sa lahat ng tapat na sumusunod, sumusuko, at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Maraming salamat. Barakallahu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takbir!